Naglalab sa malakas na simula at nilimitahan ang gila sa 16 na puntos lamang laban sa sarili nilang output. Parehong may 18 points ang Gilas at Japan sa second quarter para tapusin ang first half sa 53-34. Habang hinahabol ng Pilipinas ang Japan sa ikatlong quarter dahil mayroon itong 27 puntos laban sa Ray Parks ay may 16 points, habang si Kiefer Ravenna ay may 15 points. Si Carl Tamayo, na nag-foul out sa fourth period, ay may 10 points. 5 manlalaro ang umiskor ng double digit para sa Japan kung saan si Yuki Togashi ang nanguna sa koponan na may 18 points. Si Luke Evans ay may 17 points habang sina Yudai Nishida at Yuta Watanabe ay nagtala ng tig 15 markers. Si Yutaro Suda ay may 14 points. Makakaharap ng Japan ang Australia sa quarterfinals habang ang iba pang bracket ay makakaharap ng South Korea ang New Zealand. Kumpletuhin ng Iran, Jordan at Lebanon, China ang iba pang bracket para sa quarters. Huling natalo ang Pilipinas sa Japan sa isang torneo noong 2010 Asian Games, 6-58. Muling maghahanda ang Gilas Pilipinas para sa FIBA World Cup 2023 na gaganapin ngayong August 25, 2023 hanggang September 10, 2023 kung saan ang Pilipinas ay isa sa mga hosts. He'll make his move. Did. Nice spin to the hoop. Yeah. And that's a basket from Sergio Ravenna. Improvising because the defense was right in front of him. You know, we were expecting... Naniniwala si Manny Paner, isa sa 25 greatest players ng PBA at dating isa sa Premier Big Men ng Liga, na medyo hilaw pa si Kai Soto para maglaro sa NBA. Higit pang seasoning ang kailangan ng batang 7'3 Filipino at kung hindi ito sobra, ayon kay Paner, bakit hindi magtap sa isang dating NBA Big Man para tulungan si Soto na mahasa pa ang kanyang kakayahan? Maaaring medyo magastos, ngunit sulit, aniya.